Ito na naman po tayo. Ito po yung ginagawa ko para sa mga halaman. Lalo-lalo na po dito sa mga nagbubunga. Ang maganda po dito sa eggshell, isitatapon nyo rin lang naman bakit hindi nyo na nilagay sa halaman. Nakabawas na ng basura. Gumanda pang tubo ng halaman mo. Ito po yung ginagawa ko para yung mga bunga o yung magbubulaklak na lang mas kumapit. Yan. Pampaano kasi yan ng mga bunga ng ating mga halaman. Pampalago, pampakapit ng bulaklak para magtuloy-tuloy ang bunga ng ating halaman. Yan. Tiyaga-tiyaga lang. Kaya ibibilad nyo po muna yan bago nyo ilagay sa halaman para yung bakterya niya mamatay. Yan. Tiyaga-tiyaga lang tayo sa ganyan. Mas maganda talaga siya isdurog sana. Ibi-blender. Pero durugin ko na lang para po. Pwede naman siyang durugin gamit ang kamay. Tapos, maganda po ito. Ilalagay nyo sa ilalim ng ubat ng halaman para mas ma-absorb niya yung nutrition. Pwede rin naman sa ibabaw pero mas maganda sa ugat na mismo. Ito po yung dahilan kung bakit dumami ang bunga ng aking mga sili. Mabilis silang tumutubo. Ito po talaga. Ito yung ginagawa. Kaya may mga gel kayo, ibilad yung mga one day. Tapos durubin mo ng ganito. Pwede naman ganito. Wala naman problema. Nasa sa inyo na po yan. Kung anong gusto nyo. Pero ito eh, pwede nang ganito. Ito po yung ginagawa ko sa aking mga halaman. Para po mas tumibay ang mga bunga at dumami yung bunga niya. Ang eggshell po kasi mas nakakatulong ito sa halaman na tumibay ang mga bunga, dumami at lumago. Ayan. Hukayin lang natin. Kasi mas maganda po talaga ang shell. Ilalagay mo sa pinaka ilalim. Mas ma-observe nyo yung nutrition na makukuha nyo sa shell. Kung medyo sa ilalim mo siya, ilalagay. Ayan. Kahit hindi naman masyadong malalim. Basta importante, maibaon mo siya ng konti. Ayan. Ito po yung halaman ko na sili. Ayan. Yan po yung ginagawa ko para ayan. Ang aking halaman, lalo na yung mga namumunga ay mas maging ano sila sa pamumunga nila. Kasi meron silang nutrition. Napakalaking tulong. Mula po nang ginawa ko yan ng aking mga halaman ay napakabilis ng mamunga. Mas maganda ito ginagawa sa mga namumunga na halaman. Ayan. Mas maganda talaga kasi dapat ibabaon mo yung eggshell. Yan. Kasi mas maa-absorb mo yung nutrition ng shell. Kasi nasa ugat mo talaga. Pero kahit hindi naman totally malalim, mas importante maibaon mo yung shell. Kasi itatapon mo rin naman yung shell, di ilagay mo na lang sa halaman. Walang ka na ng basura. Patulong ka pa sa halaman mo. Diba? Simpleng way, pero laking tulong sa halaman. sa ating bell pepper. Hindi siya masyadong tinta.
aking bell pepper, napakaliit pero mabunga siya. Ang tataba ng dahon po niya. Ang tataba. Ayan. Ibaon natin ang shell. Ayan. Basta't importante, medyo lalim-lalim sana. Pero kung hindi naman kaya, okay na rin naman na hindi masyadong malalim. Basta malagyan lang siya. Ayan. Ayan, eggshell. Vitamins nila, nutrition, para sa kanilang bunga. Ayan, mas maganda kabilaan. Kaya mag-iipon kayo ng shell, ibilad nyo po. Pag marami-rami na, durugin nyo. Ilagay nyo sa halaman. O, diba? Itatapon nyo rin lang naman. Ilagay nyo na lang sa mga halaman na namumunga. Ayan. Simple lang. Ganun lang. Okay na. Eggshell natin ang vitamins ng ating halaman. Ayan. Tapos ang aking okra. Ayan, ang okra. Ilagyan natin siya kasi para yung kanyang bunga ay tumibay. Kasi namumulaklak na po siya. Namumulaklak na siya. So, lagyan natin ang yan, ilalim. Very simple way, pero napakalaking tulong yan sa mga halaman. Lalong-lalo na nga po sa mga namumulaklak at namumulaklak. Mas importante nilagyan ng shell para ang kanyang bunga ay